Sumatin po ang biyaya, awa habag, pagpapala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Yahweh. Isang magandang araw po sa bawat isa. Magandang araw po sa bawat isa. Bakit po ba sinisilibra ng mga tao yung sinasabing New Year's Day? At ano po ba ang kinalalaman nito sa pamumuhay ng mga tao? Makikita natin pagka bagong taon ay napakaraming mga pagkain na inihahanda at halos ay meron mga tinatawag na pagpuputok. Ang tanong lang po natin dito ay alam po ba ninyo kung saan, kailan, sino ang nagsimula ng New Year's or New Year's Day? Para po dun sa kaalaman ng bawat isa, yung New Year's Day, called New Year or New Year's, ay ino-observe po ito ng January 1, yung unang araw ng kalendar, yung Gregorian calendar at saka noon Julian calendar. Sa mga pre-Christian Rome, under the Julian calendar, ito po ay idinededicate kay Janus o yung Diyosan, the God of Gateways and Beginnings, na kung saan nakuha po yung salitang January. At ito ay doon sa Gregorian calendar na tinatawag nilang Christendom. Ano? Sa madalit sabi, yung pong pagdiriwang na tinatawag nating bagong taon ay kinuha po doon sa Diyos-Diyosang si Janus. Ano? God of Gateways and Beginnings. Ayan. Hindi ho alam ng marami yan na kaya pala ho merong pagsisilibra ay dahil doon sa Diyos-Diyosang si Janus. Ano? At kalimitan, ito yung pinaka-aabang-abangan yung bagong taon na yan. Kasi ang iniisip nila, doon sa bagong taon na tatahakin nila, kaya ho sila nagpapaputok. Traditionally, yun daw hong pag-aalis ng malas nung nakaraan taon, patungo doon sa bagong taon. So, kaya ang ginagawa nila, pagtatabuyan ng evil spirit na sinasabi nila. Pero, naitataboy ba naman yung evil spirit? Ano? At sino ba naman yung evil spirit na tinataboy nila? Kung alam nyo lamang yung aral o doktrina ni Satanas o ng Diablo. Ano? So, makikita nyo na halos walang tulog ang tao, puyatan, ano? At inaantay nila yung alas 12 ng hating gabi na pagpatak nung 12, magsisimula na silang magingay, magpaputok. Lahat ng uri ng instrumentong pagpapaingay, pailaw, ginagawa ho nila. Ang daming nasayang na pera, ang daming nasayang na pagkain, sapagkat yung inihandang pagkain ng isang sangbayanan, sobra sa dapat nilang kainin. Ano, makikita nito ngayon yung galaw ng laman, galaw ng tao, na traditionally ay hindi pala nila alam kung saan nagmula at nagugat. Ano? Iba-iba ang istorya kasi ng mga bagong taon ho eh, sa iba't ibang bansa. Hindi naman lahat nag-sisilibra ng January 1. Marami ho dyan. Marso, Abril. So, yan ho yung sinisilibra. Pero dito sa atin sa Pilipinas, para lamang dun sa kaalaman ng marami at palibasa nga, tradisyon, naging kinamulatan, hindi alam kung bakit siya nagsisilibra. Kaya pagka kayo tatanungin, yung mga bata na nagsisilaki, lahat ng kasinungalingan na sasabihin ng magulang, siyempre, tatatak na naman doon sa bata na kaya ang wika nagpapaputok at naghahanda ng pagkain para doon sa isang masaganang taon. Pero kabaliktaran po ang nangyayari sapagkat
ibinuhos na nila yung pera nila dun sa pagbili ng mga paputok at pagbili rin ng mga pagkain, prutas. Talagang yung hapagkainan ay napakaraming pagkain. Na sabi ko nga kanina, ang niluto ay hindi kayang ubusin sa araw na yon o sa gabing yon. No? Kaya makikita ninyo yung sa walang kaalaman. At ang kanilang nasa isip ay pagka ginawa nila yung bagay na yon, yung taon na kanilang haharapin ay isang masaganang taon. Pero baligtad, sapagkat ilang araw lamang na pagkatapos ng bagong taon, meron ng pangungutang na mangyayari. Manghihiram para doon sa kanilang kakainin. Ano? Hindi makatuwiran. So, lahat ng ito ay mga salit-saling sabi ng mga tao. Kaya, tatandaan ninyo ha, uulitin ko, na yung sinasabi nilang New Year's ay galing po doon sa Gregorian calendar at Julian calendar, hindi Hebron calendar ha. Hindi calendar ng mga Hebreo. Magkaiba po kasi ang unang buwan ng kalendaryong Hebreo ay pumapatak ng Marso-Abril. Ano? Pero dito sa atin ay gamit nga yung Gregorian calendar at Julian calendar. At yan sabi nga natin ay i-dedicate doon sa kay Janos, oh, God of Gateways o Diyos-Diyosan ng panimula. Ano? Yan. Kaya dito makikita natin sa ating screen. Ano ba ang sabi ni Pablo? Sabi ni Pablo, ang mga bagay na inyong natutunan at tinanggap at narinig at nakita sa akin, ang mga bagay na ito ang gawin ninyo at ang Diyos ng kapayapaan ay isa sa inyo. Ang tanong lamang po natin, nung unang siglo pa, nagsilebra ba ng bagong taon yung mga apostol o si Kristo? Si Kristo, kasi tatlo't kalahating taon siyang nangangaral, pwera pa yung kanyang kinalakihan, ano? Ay wala po tayong nabasa na taon-taon nagsisilebra sila ng bagong taon. Na, ayan, isang malaking katanungan yan, ha? Oh. Ano sabi ni Pablo? Ang mga bagay na inyong natutunan, tinanggap at narinig at nakita sa akin, ang mga bagay na ito ang gawin ninyo at ang Diyos ng kapayapaan ay isa sa inyo. Eh kung kabaliktaran ang ginawa ninyo, ang mga bagay na inyong ang nangyari kasi hindi natutunan, hindi tinanggap, hindi narinig, hindi nakita. Yan ang ginawa ninyo. Eh, tsak na yung Diyos ng kapayapaan wala sa inyo. Sapagkat iniisip kasi ng mga nagsipaghanda nitong bagong taon, yan, magkakaroon na ng panibagong pag-asa. Lahat naman umaasa ng panibagong pag-asa. Pero hindi nyo ba naiintindihan, nalalaman na lahat ng bagay na nangyayari sa atin ay preordained. Ibig sabihin, hindi pa nila lang yung sanlibutan. Lahat na mangyayari sa atin ay preordained na. Ano? Kumbaga, mangyayari na ito, ayaw mo man, eh, yun ang mangyayari sa buhay mo. Oh. Yan. Yan ang dapat nating maintindihan. Ano? Kaya kayong mga nagsilibra ng bagong taon, nitong December 31st, unang-una, tsak, puyat kayo. Ano? Oh. Ikalawa, busog na busog. And then, ikatlo, itong tatahakin ninyong sinasabi niyong bagong taon, kapag wala ho kayong Diyos sa buhay ninyo, kahit na gaano karami ang inubos ninyong paputok, ipinag-ingay ninyong mga motorsiklo na halos mawalat yung makina ng motor para lang itabo yung masamang espiritu. Samantalang, yung masamang espiritong inyong sinasabi, eh, kayo mismo. Oh? Kayo mismo. Yung Satanas, yung Diablo, yung tao mismo na gumagawa ng kasamaan.
Hindi ba? Yung pumapatay, yung nangre-rape, hindi ba? O nanloloko, nandaraya sa tao. Kayo mismo ho yan. Tingnan nyo kahit na anong klase ng paputok na gawin nyo, naandun pa rin yung pagpatay, naroon pa rin yung pangre-rape. Bakit? Kasi ho yung tao mismo, yun yung evil, ano? Yun yung Satan, yun yung Diablo. So, kung tatanungin natin sa kasulatan, walang kinalalaman po yung inyong pinagagawa nitong nakaraang sinasabi nilong bagong taon. Wala hong sinasabi. Manapayan na isang tradisyon na isang uri na naman ng pagsamba sa Diyos-Diyosan, gaya po rin nung Pasko. Ano? Kaya ho, kung kayo ay isa sa mga nagsilibra ng bagong taon, ang sinamba ninyo ay hindi yung Diyos na lumikha ng langit, kundi ang sinamba nyo ay yung isang Diyos-Diyosa na nagngangalang Janus. The God of Gateways and Beginnings. Sana ho'y maging aral sa inyo ito. Na kung lolobin sa susunod na taon, huwag na ho kayong makasilibra doon sa bagay na hindi nyo naman alam. Lahat ng tao kasi nagsisilibra lang eh. Bakit? Salit-saling sabi ng mga tao. Ano? So, walang kinalalaman ho ito, ha? Walang kinalalaman yung pagsisilibra ng bagong taon na kahit kailan ay hindi iniutos ni Yahawa. Yan ho ay utos ng tao, doktrina ng tao, aral ng tao. May lakip na sumpa po yan kapag ang tao ang ating sumatin po ang biyaya. Awa habag, pagkapala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Yahweh. Isang magandang araw po sa bawat isa.